In this video mga kapadyak, kakalasin ko na yung mga parts ng hardtail trail bike ko. Kailangan ko kasi yung mga parts nito para mabuo ko na yung Dartmoor Blackbird full suspension. Karamihan naman ng mga parts nito compatible na sa bago kong frame. May ilang parts lang na hindi kasukat. Pero kompleto na naman yung mga parts kaya mabubuo na din to ngayon. Sa video din na to, i-assemble na din natin. Magbibigay din ako ng feedback sa na-experience ko sa pagbuo sa bike na to. I-share ko din yung naging initial ko na ride impression dito, coming from a hardtail going to full sus. Babike-check din natin to sa video na to para magka-idea kayo tungkol sa mga parts. Kung may pesa na naging interesado kayo, maglalagay ako ng link sa description kung saan nyo pwede mabili online. Kung trip nyo din magkaroon ng Dartmoor Blackbird or kahit anong Dartmoor na frame, pwede kayo mag-inquire sa Bisikleta Buen Biyahe. Naka-sale sila ngayon, sobrang laki ng discount. Eto na yung best time para umorder, alam ko nagkakaubusan na. Link ng Facebook page nila kung saan kayo pwede mag-message, ilagay ko sa description. Ay mga kapadyak, buong na yung Dartmoor Blackbird. Iniskip ko na yung pag-video dun sa pag-cable kasi matatagal ako. Nainip na kasi ako i-video-video para matapos natin kagad. Bali, ang ginawa ko sa cabling, itong shifter, pinasok ko dito sa internal cable routing niya. Tapos dito, sa ilalim nun, may labasan ng cable. Dun lumabas yung shifter cable. Papunta dito sa ilalim ng chainstay yan, sa pataas dito. Yung rear brake ko naman ito, naka-external siya. So galing dito, naka-external. Dito yan, lumulusot dyan. Maganda tong external cable routing ng Blackbird. Dito sa loob, sa taas, hindi dito sa ilalim. Ito kasing ilalim ng mga gantong bike, sinasampa to sa tailgate ng pickup ko. Ito, nandito na. Tapos secure na siya sa loob na yan. Papasok pa dito sa part na to. Tapos ito yung brake. Yan, doon ko pinadaan. Labas dito. Punta dito sa caliper. Dito sa seat stay, may butas dito. May cable clip na nilalagay dyan eh. Purpose nun para sa ibang brake caliper na yung cable papagantong direction. Tapos magbe-bend papunta dito sa clip na to. Ako hindi ko na need yun kasi yung bend naman itong cable ko. Dito sa caliper kasi na to. Pababa. So diretso na kagad dun. Problema ko lang ngayon, maiksi yung cable ko para dito sa preno. Pero naliliko pa naman siya hanggang 90 degrees. Kaya pa. Pero di na kaya mag 180. Gusto ko sana kasing haba nito sa shifter, yung brake cable ko. Pero hanggang ganyan na lang siya. Kasi nga, maiksi ito. Yung cabling kasi dito sa Dartmoor, sa preno, dito sa downtube dumadaan. Kaya mahaba. Yung sa dati kong frame, dito sa top tube, tapos diretso na agad dun sa brake mount. Yung distansya ngayon, maiksi. Yung pag dito, sa ilalim, sa down tube, medyo mahaba. Kaya need ko na maganap ng hydraulic hose na pang Shimano Saint din. Pwede naman yung ordinary lang, pa-banjo din. Kaya lang gusto ko, gold pa din yung banjo. Kasi yun yung trademark sa Saint eh, gold na banjo. Pag no choice, pag wala mahanap, ordinary na lang. Sa front na brake, wala namang problema. Yun lang, diretso na dun. Yung sa dropper, inikot ko dito sa kabila. Ang design pala talaga ng sa Dartmoor, dito rin pasok yung dropper sa internal cable routing. Tapos may butas dito sa head tube. Tapos may clamp na nilalagay dyan para ipitin yung cable na nakaganyan. Ayokong gawin yun kaya hindi nakalagay yung clamp dyan. Yung dropper cable ko inikot ko dito. Tapos dito rin sa loob kasi yan, external routing. Yan, tapos nakita nyo, nakaipit dyan. Pupunta dito kasi external yung dropper na gamit ko ngayon. Wala kasi akong 30.9 na internal dropper. Ito yung dropper ko na available dito. Extra din to na external. Tapos dyan pupunta yung cable niya, andyan sa labas. 150 din yung haba niya. Ginawa ko na lang ganyan kasi wala rin namang routing to para sa external na dropper. Bale, itong external na to, kung naka-internal ka na dropper, mangyayari dito, yung cable na to, papababain mo pupunta dito. Nilusutan kasi ng cable para sa dropper. May butas kasi dito yan sa ilalim. Yan yung butas. Tapos, pag napasok mo doon, dire-diretso na yun dito sa seat tube. Wala pa akong budget para sa bagong dropper post na internal. Pagsasagahan ko muna itong dropper post na to, itong extra dropper na external. Ang problema ko lang dito, nababagalan ako sa pagtaas. So kung mainipin ka, hindi pwede sa yung dropper na yun kasi ang bagal niya umangat. Pero pagsasagahan ko na muna. Yung cable routing, okay naman. Hindi naman masagwa. So, discarte na lang sa mga clips, sa mga cable ties. Need ko lang talaga magpalit ng mas mahabang hose para sa hydraulic ng rear brake. Medyo kabado kasi pag yung handlebar, inikot ko ng paganto, okay pa naman, kaya pa naman. Pero pag sumobra na siyang ikot na ganun, mababatak na siya. Kanina nag-ride kami, at nasabak kagad sa putikan. Napansin ko kagad dito na yung clearance niya is medyo masikip pala siya. Pag sobrang putik ng ride yun, may ipunan siya ng putik dyan. Naliliitan ako sa clearance eh. Sa baba, medyo okay-okay pa. Pero I think dito siya may ipunan sa part na yun. Tsaka yun.
Balitaan ko 'yung kapag na-experience ko na mag-lock 'yung likod na gulong kapag sobrang putik. Tinanggal ko na din 'yung chainstay protector ko na pa-velcro kasi hindi niya na kayang ipitin 'to eh. Masyado kasi mataba 'to. Tapos sa pagyakap 'yung velcro na chainstay protector para dito. Kaya gumamit muna ako ng ganito. Ito sinisiptay lang. Swak ko sa mga matataba 'yung chainstay. Yan muna pansamantala. May nakita akong chainstay protector na pang Thunderbird. Swak din daw sa Blackbird 'yon. Pag-ipunan ko 'yun baka 'yun 'yung palit ko dito para mas maganda lang tingnan. Naglagay pa din ako ng pa-velcro dito kasi nakikita ko sa iba, binabalutan nila to. Ito siguro tumatama dito sa part na to eh. Yung kadena, may tendency tumama. So, lagay ka na muna yan dyan. Ito pala, may zip tie itong takip nito. Kasi, itong takip na to, marang matatanggal eh. Kaya, na-zip tie ko na lang dyan. Hinarap ko na lang itong bolt. Pero, pwede pa rin naman to, nandito. Kaya lang, okay na rin yan. May nag-comment last time dun sa dropper video ko. Lagyan ko daw ng grasa yung thread nito. Kasi, tumutunog nga naman dun. And, experience ko na nga, nung tinanggal ko to sa comments, lang hirap tanggalin kasi nga, tuyo-tuyo na dito. So, nung nilagay ko to, nilagyan ko na siya ng grasa. Nilipat ko na din dito itong spare tube ko. Tapos yung granite na strap. I think bumagay naman kasi kamo yung kulay niya. Tapos green din yung accent ng frame. Tapos itim. Pinalitan ko lang yung dala ko na tire levers kasi kulay dilaw yun. Medyo agaw pansin yung kulay kaya ginawa ko na ng black. So ayan. Dito ko na lang nilagay. I think ayan yung pinakamagandang pwesto dito sa frame na to. Ito nga lang frame na to. Wala tong lagayan ng water bottle. Wala kang pwedeng pagkabitan sa kanya. Sakto lang naman sa akin kasi kapag nagra-ride naman ako, ito yung daladala ko. Camelback na belt bag or hip pack. Tapos may lagayan ng water bottle dito. Pag nagra-ride ako, yung mga gamit ko nandito lang. Tapos may dala pa rin akong tubig. Pag ganyan lang siya. So, ito na yung pinakamaliit ko na belt bag. Lightweight setup na rin. Kaya sa akin, hindi issue na walang lagayan to ng water bottle. Ito namang shock. Merong web up si RockShox na trailhead. Tapos dun, pwede mo ilagay yung weight mo, yung sag na gusto mo, yung travel, tapos kung anong model ng shock na gamit mo. Sila mag-compute, magre-recommend ng sag tsaka ng rebound para sa'yo. Ako, sinunod ko lang yung recommended na PSI na ikakarga dito. Tapos, nilaro-laro ko lang sa rebound. Kasi nababagalan ako dun sa recommended nila eh. So, ako, medyo binilisan ko ng konti. Yung AMS, naglagay ako dito. Yan yung pinakamalaki, pinakamaba. Tapos extra dito. And dito sa ilalim nitong down tube dito sa part na to. Yung built-in niya na down tube protector eh. Kasi hanggang dito lang. Wala dito, hanggang dito. So itong part na to, naglagay ako dito. Kasi ito yung sinasampa sa tailgate ng mga pickup. Kaya naglagay na rin ako ng protection dyan. Dito meron yan. Dito meron ako nilagay dito eh. Pero naglagay pa rin ako. Dito sa kabilang side, nandyan yung iba. Dyan ko na lang nilagay lahat. Ito kasi yung part na alam ko pag na-samp lang eh. Ayan yung may tendency tumama. BB spacer. Naglagay ako ng isa lang. Tapos maganda naman yung clearance ng chainring. Sa frame, di naman siya tatama. Tsaka yung part na to, di rin naman tumatama dito. Same dito sa kabilang side. Tupalo na lang yung ISCG na chain guide tsaka bash guard. Lalagyan ko pa din to. Smooth naman yung naging pagbuo natin dito sa bike. Wala naman naging issue. Lipat ko agad yung mga parts. Tapos sa first ride experience ko, sarap niya gamitin. Kasi di na ako tumatalbog, di na ako tinatalapo ng bike. Lalo din sa mga part na medyo mabato sa amin. Yung mga malalaking bato. Takot na magmabilis kasi itinatabo na ako ng bike. So, dito, takot pa rin ako magmabilis kasi hindi nga ako tinatabo ng bike pero parang napapasarap ako magmabilis kasi nga hindi ako tinatabo ng bike pero natatakot naman ako pag sobrang bilis. Baka hindi ko mapatigil yung bike pag kinakailangan ko or mag-overshoot ako. Yun naman yung naalala ko. Pero overall, masarap yung experience. Saya, saya. Saya pala na ako pulsus. Wala pa naman ako napansin na kumakalog. Wala naman nakalas. So, I think maayos naman yung pagkakabuo natin. Quick bike check. Yung frame, yung Dartmoor Blackbird 29er. Medium size. Ito yung glossy black na may forest green na decals. Yung Blackbird, yan yung enduro frame ni Dartmoor na designed pang 116 na travel. Yung rear wheel travel niya, 160 din. Suspension design niya is single pivot. Advantage nun, ang dali ng maintenance. Sabi, pag single pivot daw, linear daw yung response ng suspension. Ako, hindi ko pa naman nakikita na need ko ng sobrang progressive pero parang wala namang problema kasi ang dami rin naman gumagamit na naka-single pivot. Ang kagandahan lang dito, napadali ng maintenance niya. Ilan lang yung bearings na need mong i-service, paltan, gano'n. Bahala na yung air shock na maging progressive. Para siya yung magbibigay ng support dun sa suspension kasi nga linear siya. Mukhang maganda naman itong response nito kasi ramdam ko naman na gumagana siya. Hindi rin naman ito yung minaka-basic. Ito is upgraded version na rin ng mga dating rear shock na nakalagay sa mga Blackbird. Iba na rin to. Ito na rin yung latest version. So, debonair na rin. Tapos, meron din siyang piggyback. Ang purpose kasi niyang piggyback para nagiging backup siya ng shock. Eh, na kapag ginamit mo sa mahabang lusong, tapos marami siyang hits na inabsorb, yung rear shock daw nag-iinit. So, pag nag-iinit yun, parang kang nag-hardtail, hindi nagagana yung shock. For a while na habang mainit siya. So, pag may piggyback, parang yan yung nakakatulong para maiwasan yung ganong scenario.
na tinatawag rin na shock fade. Ako di ko pa naman na-experience yun. Bago lang din sa akin, nito ko lang din nalaman nung nag-research ako tungkol dyan sa mga shock na ganyan. Ito, meron na siyang ganun. Wala nga lang siyang controls na nakikita ko para sa low speed, high speed. Hindi kagaya ng ibang mga suspension na mas mahal pa dito. Ang meron lang dito is rebound adjustment. Yun lang. May tokens naman daw na pwedeng ilagay dito or pwedeng bawasin. Pero yung stock setup muna, gagamitin ko lang muna yung stock. Fork, yung Fox Church ko pa din na luma. I think 2019 model yan. Lumang-luma na pero smooth pa din. Napakaganda pa rin gamitin. Sarap pa rin gamitin. Small bump compliance. Talagang ramdam mo na gumagana siya. Big hits, hindi naman siya nagbo-bottom out. Kumbaga tamang kalikot lang dun sa mga settings, sa mga knobs niya. Ang dami niya rin kasi mga knobs na pwedeng bago-baguin. May low speed compression, high speed compression, low speed rebound, high speed rebound. May ganun pa sa fork na to. Kaya sabing sabi. Drivetrain, yung pa din, yung 1x12 speed ko na drivetrain. Deore, tapos XT na crankset. Crankset nito, XT na 30T. So maliit lang yung chainring kasi nga. Ayan, pang-ahong ko yan para mapapadyak ko yung bike sa ahon. Speaking of ahon, kanina nung tinay ko itong ipadyak dito, hindi naman pala siya mahirap ipadyak. Ina-expect ko sa mga full-fledged enduro bike, mahirap ipadyak. Yung tipong malikot yung manibela. Dito, hindi malikot yung manibela. Tsaka feeling ko, ang ganda ng pwesto ko sa bike. Na pag pumapadyak ako, hindi ako sobrang unan, hindi ako sobrang likot. Parang gitnang-gitna ako sa bike. XT na 1x crankset, yung RD, Deore. Cassette, Deore din. 1051T, chain, Deore din. Shifter, Deore din. Brake set, Shimano Saint. Ito ang Shimano Saint. Huwag mo nang asahan yung modulation. Pero stopping power, sobrang lakas niya. Yung rotor sa likod, pinalitan ko, nag 180 na ako. Nakita ko din sa documentation ni Dartmoor sa Blackbird na eto, 2022. Pwede nga to pang 203 na rotors dito sa likod. Yung parang yung mga luma ata na Blackbird yung hindi. Pero nagpalit pa rin ako, nag 180 na rin ako na rotors kasi nga masyado malakas yung 203. Pag nalak ko yung likod, nag-i-skid, nawawalan na ako ng control. Ayaw ko na nung ganung feeling. So setup ng rotors ko, 180 sa likod, 203 sa harap. RT86 yung XT na iStack rotors. Sa wheelset naman, yung pa din, proper hubs, harap likod, pillar spokes, Fan Phantom AM 40 na rims. Yung tires, dissector sa likod, asigay sa harap. 2.4 sa likod, 2.5 sa harap. Makapal pa to eh. May mga buhok pa nga eh. Kaya hindi ko muna siguro papalitan. Bupud-pudin ko na lang muna. Kahit na sumasayaw na siya, nagwiwigil. Other components, yung pedals. Etong XT pa rin na pedals yung ginamit ko kasi mas malaki yung surface pala nito kaysa dun sa Dartmoor na pedal. So, eto na muna yung ginamit ko. Seat clamp, yung hope na seat clamp. Seat post, extra dropper na 150 yung drop. Eto yung naka-external yung cabling. Kung walang internal cable routing para sa dropper yung frame mo, eto yung pwede mong gamitin na dropper post. Even though itong frame na to, meron siyang pang internal cable routing. Pero wala naman nagbabawal na gamitin ng external na dropper post. Eh. Okay lang din kasi yung mga zip tie kulay itim na glossy tapos yung bintura nitong frame itim din na glossy. Parang nagbe-blend din kahit pa paano. Hindi siya sobrang pansinin kagad na naka-zip tie siya. Saddle, Dartmoor na saddle. Hindi ko pa masabi kung swaksaan kasi short ride pa lang naman yung nagawa ko. Pero mukha namang matibay to kasi syempre Dartmoor. Eh. Ewan na lang kung mabend pa natin yung saddle rail nito kasi nakakabend tayo ng saddle rail sa tuwing masasem lang tayo. Stem yung DMR-Defy 35 plus. 35 yung clamping, 35 yung haba. Yan yung may malit na stock height. Headset nito, ito yung Dartmoor Blink na headset. So, syempre, si Dartmoor din gumawa na headset. Expected pambaraga na rin yung headset. Mga mas tumagal yung headset na yun kaysa yung sa gamit ko dati na ordinary lang. Handlebar nito, ito yung Spunk na Vibrocore. 35mm din yung clamping. Tapos, parang 20mm yung rise nito. Eh. Cut na yan sa 770 ata or 760. Basta, ayun yung haba ng handlebar na swak sa akin. Grips ko, nook proof na lock-on grips. Dalawa yung naglalak sa kanya kaya sure na ako na hindi siya mapipihit. Remote ng dropper, CT2 pala. I think ayan yung isa sa magandang upgrade sa mga budget dropper kasi ibang-iba din siya dun sa mga stock ng mga budget. Sobrang gandang pindutin, sobrang ganda ng ergonomics ng lever feel. Sobrang smooth, sobrang lambot kaya I think sulit na upgrade din sa mga budget na dropper. Ayan ang mga pajak, yung bagong enduro bike na full suspension. Link ng mga ibang mga parts na pwede ma-order online lalagay sa description. Check nyo lang din kung meron kayong gustong orderin. Meron akong ginawang video tungkol sa mga protectives na ginagamit ko kapag nagtitrail. Kung hindi nyo pa yung napanood, check nyo na lang yung video, andyan yung link, panoorin nyo na lang din. Yung mga protectives, sobrang importante niya, lalo kung nagtitrail kayo. Siyempre para sa safety nyo na din. That's it for this video. Ride safe mga kapadyak.